Yung guys, good morning, no? So, good afternoon, sa mga kayo naroroon. So, lalong-lalo na sa mga dito sa Pilipinas at sa mga empleyado, no? So, ngayon, pag-uusapan natin ang modus ng mga employers or ng company or ng agency nyo. So, kung isa kang empleyado, bagay sa iyo to. Makinig kayo. So, napakahalagang mensahe ang malalaman nyo dito sa bagay na to. So, ang topic natin ay modus ng mga employers para ma-terminate or termination of employees or ng empleyado. Ayun, kung empleyado ka, sakto. Makinig kang maigi, baka alam ko may matututunan ka, no? Lalong-lalo na yung mga bagong nagiging empleyado pa lang. So, at take note guys, ha? Hindi po ako eksperto sa bagay na ito, Labor Code of the Philippines. Konti lamang po ang ating nalalaman, no? At since ika nga ay itong ating sasabihin ay base lamang sa mga ating kaunting nalalaman at kaunting naranasan sa mga pati na rin sa mga kaututan dila natin, no? So mahalaga ito kung ikaw ay isang empleyado. So pagpasensyahan niyo na guys, ito muna gamit kong mic kasi naggagaralgal yung aking isang external mic, no. Ayun guys. Base sa Article 282 po ng revised Penal Code ng DOL, no, Department of Labor and Employment, may dalawang klaseng termination na ginagawa ang mga empleyado ng mga company or ng mga tao na nagmamanage ng ating company. Minsan kasi nangyayari, maganda yung company mo. May mga tao diyan na tinatawag na kayo na bahala kung anong itawag niyo sa kanila, no. Mga impo. So, itong dalawang klase ng termination, types of employment termination, ay may dalawa lamang. So, ang isa ay termination by employers. So, at ang pangalawa ay voluntary resignation. So, dito sa una, termination by employees, madaling ano to, madaling ilagan. So, gumawa ka lang ng tama, that's it. Gumawa ka ng tama, huwag kang kumumit ng crime, that's it. Hindi ka na safe ka na dito sa termination by employers. So, itong pangalawa ang maraming nagkakamali dito, no? Lalong-lalo na yung mga bagong empleyado lang na hindi masyado guidance ng kanilang mga tinatawag na legal counsel. Diba? May mga term legal counsel or ng mga nakapaligid sa kanilang advisor ng tao. Hindi masyado well-informed or disoriented or kulang sa nalalaman. Ito ang kadalasang nangyayari. Minsan, kwarta na, nagiging bato pa. So, marami nagkakamali dito. Ignorance of the law ay hindi po excuse. Yung po ang mga gusto, yung po ang mga hinahanap ng mga nagmumudos na company, nagmumudos na employers, nagmumudos na agency. Yung mga ignorant sa batas. Actually, na-experience ko before yan. Nag-sarang file pa lang tayo. When applying some agency, ay nare-reject ako. So, kasi alam nila na medyo may alam ka, so sisingilin mo sila ng mahal. So, disqualified. So, ito po, lumalayo tayo sa topic. Dito lang tayo sa types of termination. Dito lang tayo sa number 2, voluntary resignation. So, maraming nangyayari ito at common sa mga empleyado na hindi nahahandle. Imbis na kwarta na, nagiging bato pa. Ah, di ba? Ganito lang yan mga kapatid. Kung ikaw ay isang empleyado ng company, agency, sa batas po ay sa
generic po ang ano, company ang sinasabi, employer, walang agency, wala ano, ganun. So ito yung ililist natin, ilagan natin yung voluntary resignation. Although okay 'yon kung meron kapalit. But pero dapat makuha niyo, makuha natin yung dapat na para sa atin, para sa inyo. Okay? So ito ang common nito. Halimbawa, ikaw ay isang empleyado ng agency, ng company. May mga tao diyan na kayo na ang maganda ang company mo. Maganda. Pero may mga tao diyan na may mga personal interest lamang sa kanilang kapakanan, sa kanilang personal na motibo ay nangyayari itong gusto nilang mangyari itong voluntary resignation. Ano ang gagawin sa empleyado? Ipo-floating ngayon. Mawawalan ng pwesto o kung ano-ano man dahilan kung nasa company ka. Ngayon, i-a-assign ka sa malayo. Halimbawa, pag-reporting ka sa office, punta ka sa office for briefing. Now, ikaw naman, empleyado, report naman. Excuse me. Tapos, alam nila na sabihin mo na, taga Bulacan ka. Ngayon, alam nila na taga Bulacan ka. At doon yung tinatawag na pamilya mo, bahay mo, i-a-assign ka ngayon sa Cavite. Kaya sa Maynila, sasabihin sa iyo, wala tayong pwesto sa Bulacan. So, ang pwesto natin ay sa Cavite, sa Maynila. O, anong ibig sabihin nun? Diba? So, ikaw naman, empleyado, siyempre, alanganin ka doon. Anong gagawin natin pa ganun senaryo? Anong gagawin nyo pa ganun senaryo? Diba? Ngayon, dapat huwag kayong papayag na verbal yung sasabihin nila. Ngayon, hanggat maaari, humingi kayo ng order. Papers, nakasulat doon na ikaw ay ina-assign sa ganung lugar. Commonly po, verbal lang ang binibigay niyan. Hindi yan magbibigay sila ng papel. Tandaan nyo yan. Yan number one. Ngayon, kung talagang desidido sila na ilipat ka, no? Binigyan ka ng papel. You are ordered to report for this unit, for duty, or for orientation. Doon ka naka-assign reassignment. Ngayon, re-replyan natin yun. Re-replyan nyo yun ng maganda. Siyempre, ililipat ka nila sa malayo. Aba, kailangan nilang bayaran yung mawawala sa atin, yung mawawala sa iyo. For example, yung bahay. Abay, mag-provide sila ng bahay. Magta-transport ka ron. Abay, mag-provide sila ng transportation mo. Bayaran nila. Yung oras mong mawawala during transport. May mga other allowances pa yan na dapat ibigay. Mayroong batas na ganyan. Huwag kayong ano dyan, mga employers. Ito, makakapuntos ng mga empleyado sa inyo. Yan. Ngayon, kung hindi nila ibigay yon, pwede mong tanggihan yung ino-offer nilang pwesto. No, ayaw ko. Gusto ko, mag-aantay ako sa malapit. Bigyan nyo ako ng malapit sa bahay ko o sa harap ng bahay ko. Antayin ko na lang. So, yun. Kailangan, proper way, don't argument with them. Iwanan mo yung kumuha ka ng sulat na formal. Iwanan mo yung pangalan mo yun sa office nyo. Yung address. Address, contact numbers, kasama yung sketch ng bahay mo. Kasama yung anong gusto nilang isama ka. Lola mong contact, immediate family, or barangay. Resibo mo sa kanila, umuwi ka. O tanong, hanggang kailan ba ikaw pwedeng mag-antay? Yun ang magandang tanong. So, maximum po. Sabi sa batas, 3 months mag-antay. Kapag within 3 months, hindi ka pa binigyan ng pwesto,
pwede mo silang singilin. Pwede mo silang bayaran. Liable sila. Nababayaran kanila. Diba? Yan lang oh. Marami ng cases na ganyan. So, may meron akong vlog yan na nanalo. Million ang pinanalo nila sa ganyang senaryo. So, wag na nating ulitin mga employers, no? Huwag niyong pahirapan yung mga empleyado niyo. Alam kong maganda ang purpose niyo, maganda ang company. Pero may mga ilang tao dyan na maitim ang budhi. Ang purpose lamang ay pansarili, hindi sa kumpanya. So sana alamin ng mga company niyan, sinong mga tao, tunay ba talagang nagsiservisyo yung mga taong pinagkakatiwalaan nila, na yung iba ay may personal interest lamang ang nakikita, hindi ang interest ng kumpanya. So pagka ganun, magbabayad ang kumpanya ng malaki nang dahil sa mga taong to na maitim ang budhi. So ikaw na nanonood, kung maitim ang budhi mo, piliin nyo yung mga aanga-angang tao. So pero yung may mga paninindigan at may konting alam, medyo lumihis kayo doon. Yan po ah. So that's it. Nothing to do. Okay? Yan, mag-confidence na kayo pag nalaman nyo itong mga employees kayo, lalong-lalo na yung mga bagong naging empleyado lang, no? Know your rights. Napakarami pong karapatan ang empleyado. Napakarami. Ang kapal ng libro ng labor code natin na hindi dehado yung pareha sila. Hindi dehado yung empleyado. Ang gusto kasi ng ating batas ay maging fair of labor. That's it. So, yan guys. So, yan lang muna ang i-share natin ngayon. No? Kung first time kayo sa akin channel, mag-subscribe kayo kung gusto nyo yung ating mga content. At wait lang kayo. Stay tuned sa mga ating videos upload. So, muling nagsasabi, my name is Police Yako. At your service. At ito, hindi lahat ng criminologists ay nagpupulis. Yung isa po ay nasa YouTube. Thank you for watching.